Hello mga ka-low-carb! Ngayong araw ay gagawa tayo ng chicken mommy noodles na low-carb. So yung una natin gagawin mga ka-low-carb ay maglagay tayo ng kalahating litro ng tubig sa ating paglulutuan. Then ilalagay na natin yung ating manok. So dito ay gumamit ako ng 300 grams na boneless na manok. Naglagay din ako dyan ng isang chicken cube. So itong ang ginamit kong cube dito mga ka-low-carb ay organic siya. Wala siyang added na MSG or bitsin. Buksan lang natin yung ating apoy sa medium heat at ilalagay lang natin itong manok hanggang siya ay maluto. So dyan mga ka-low-carb ay naglagay din ako ng kaunting asin. Magbalat lang tayo ng isang maliit na carrots. Ito'y nasa around 50 grams mga kalokar. Hihiwain lang natin siya ng pahaba katulad nito. Then maghiwa din tayo ng mga 30 grams na spring onions or dahon ng sibuyas. After 20 minutes nga mga kalokar ay luto na yung aking nilagang manok. Itabi lang muna natin ito mga kalokar. Susunod naman natin gagawin ay magdurog lang tayo ng isang pirasong bawang. Dahil nga mataas yung net carbs ng sibuyas kapag marami yung iyong gagamitin mga kalokar, so gagamit lang tayo dito ng isang kutsara. Painitin lang natin yung ating pagluluto. And din lagyan na natin ng 2 kutsaritang coconut oil or pwede kayong gumamit ng ibang low carb approved na oil. Bago ko pala makalimutan mga ka-low carb ay kailangan din natin maghiwa ng 100 grams ng repolyo. So kayo nang bahala kung anong klaseng panghiwa yung inyong gusto. So kapag natunaw na yung nilagay natin coconut oil dun sa ating kawali ay igisa na natin yung ating bawang at saka sibuyas. Ilagay na natin yung hiniwang carrots at saka repolyo. Igisa lang natin sila mga ka-low carb and then maglagay na rin tayo ng kaunting asin at saka dinurog na paminta. Paghaluin lang natin silang mabuti. Dito mga low carb ay nilagay ko na rin yung kalahati ng hiniwa kong spring onions. Yung kalahati ay ilalagay ko mamaya sa toppings. So kapag half cook na siya mga ka-low carb ay itabi na natin ito and then magprepare na tayo ng noodles. Sa paglulutuan nga mga ka-low carb ay naglagay lang ako ng 1 litrong tubig. Lagyan lang natin ng kaunting asin yung ating tubig para magkaroon ng lasa yung ating lulutuing noodles. Pakuluan lang natin yung ating tubig hindi nilagay na natin yung ating noodles. Ang gamit ko nga dito ay yung aking homemade na coconut flour na noodles. At syempre mga ka-low carb pwedeng-pwede kayong gumamit ng shirataki noodles kung afford nyo naman ang bumili nito. So dahil nga homemade itong ating low carb na noodles mga ka-low carb ay huwag natin siyang halu-haluin para hindi siya madurog. So dito mga ka-low carb ay pinres ko lang siya ng kaunti para mabasa din yung ibang noodles. Pakuluan lang natin ito mga ka-low carb hanggang sa maluto na siya. Mga 5 minutes nga ay luto na ito mga ka-low carb. Kumamit lang tayo ng strainer para ma-drain natin yung ating noodles. Dito nga mga ka-low carb ay hinugasan ko rin siya sa malamig na tubig. So ganito lang yung ginawa ko. Nakakatulong itong paghugas ng malamig na tubig mga ka-low carb para maging malinis yung ating noodles na gagamitin natin dun sa ating mami. Nakakatulong dito para hindi magdurog-durog yung ating noodles. Salain lang natin ng mabuti mga ka-low carb and then pwede na natin siyang ilagay dun sa ating serving bowl. So pwede na natin ilagay yung ating nalutong gulay. Hiwain na rin natin yung ating nilagang manok kanina. So kayo nang bahala mga ka-low carb kung paano nyo siya hihiwain. Kapag satisfied na nga tayo sa ating paghiwa ng manok mga ka-low carb ay ilagay na natin sila doon sa ibabaw ng noodles katabi ng ating gulay. Next natin gagawin mga ka-low carb ay magbalat lang tayo ng itlog. So dito ay nagbalat lang ako ng 3 itlog. Bahala na kayo kung ilang itlog yung gusto ninyong gamitin. Dinihiwain lang natin itong mga itlog mga ka-low carb. So gumamit lang ako nitong panghiwa dito para mabilis. So kung wala kayong ganitong panghiwa ay pwede naman na kutsilyo lang yung inyong gagamitin mga ka-low carb. I-arrange lang natin yung ating nahiwang itlog doon sa ating mami. So ito nga ay sabaw ng manok na nilaga natin kanina mga ka-low carb. Tikman lang natin ito mga ka-low carb para malaman natin kung okay na yung kanyang lasa. If kailangan pa siyang magdagdag ng asin at saka paminta. So dito ay nagdagdag lang ako ng kaunting asin at saka kaunting paminta. Haluin lang natin ito mga ka-low carb at pakuluan natin ng isang beses and then pwede natin siyang ilagay dun sa ating mami. So dyan mga ka-low carb ay nilagay ko na rin yung natira kong spring onions and then nagtap na rin ako ng fried na onions. So kung tinatamad kayong gumawa ng fried onions mga ka-low carb ay pwede namang wag nyo nang lagyan ng ganito. At ito na yung ating low carb chicken mommy noodles mga ka-low carb. Ready to serve na yan. Enjoy!